Good day, incoming grade 9. I will be demonstrating to you the basics of SketchUp. So for your first quarter is SketchUp, and for the second to the fourth quarter ay AutoCAD. Between SketchUp and AutoCAD, syempre mas madali ang SketchUp. Pero in purpose, they do not differ much. Both SketchUp and AutoCAD are CAD softwares. Pagka sinabing CAD ay computer-aided draft. So, take note of the word computer-aided drafting. Noong panahon na hindi pa uso yung computers, ang pag-drafting ay ginagawa by hand. It requires extreme precision para mas accurate ang maging kalalabasan ng project ninyo. So, noong hindi pa uso nga yung computer, there are certain tools na ginagamit ang mga architects and engineers para gumawa ng kanilang technical drawings. Now, it is mainly done by computer. And one of those programs is SketchUp. So, SketchUp is primarily used muna for architecture, hindi for engineering. While AutoCAD can be used for both architecture and engineering. For here in SketchUp, I will be demonstrating to you the basic tools we will be needing para gumawa lang ng simple na bahay. Kasi gagawa tayo ng bahay. So, first, paano natin gagalawin yung camera? So, kung gagamit kayo ng mouse, magandang may mouse nito. So, dito sa mouse ninyo, pipindutin ang middle mouse button or yung wheel ng mouse. So that is mouse button number 3. This is the middle mouse button. And pagka pinindot nyo yan and then drag around the screen, as you can see, nagpapalit ng angle yung camera ninyo. So this is used para ma-position ang camera to a certain angle or perspective to the object. Ang sumunod naman ay ang pan the camera. So pagka ang pan ng camera ay ginagalaw niya lang siya along the plane. Hindi niya pinapalitan yung angle, pero ginagalaw niya lang kung saan dito sa plane nagpo-focus ang camera. So, this is the pan object. Now, makikita ninyo sa gitna ay may tatlong lines, the blue, the green, and the red. So, the red line represents the red axis naman. This is the X axis. So, ito ay nagbibigay ng length o ng width ng object mo. Habang ito namang green ay ang y-axis. This gives the width ay the depth of the object. Habang ito naman blue, obviously, is the height of the object. So, dito sa intersection nila, may tawag dito, this is called the origin. So, we can always start from the origin if we want. Pwede rin tayo mag-start mag-drawing along any of these axes. So, dito sa taas, may kita ang mga tools na ginagamit ninyo for the basics. Basics lang to. So, as you can see, pag meron tayo dito, the line tool, meron rin yung the arc tool, rectangles, rotated rectangle, circle, polygon, and many more. So, focus lang muna tayo dito sa tatlong ito. Yung line. So, to access the line tool, you can press L key, the L key, or just click on this. So, dito, you can draw lines. Parang ganyan. You can draw, ayan, nag-create lang yan ng plane. So, if you recall from your geometry class, a line is represented by two points. So, as you can see, itong point na ito, this is an endpoint, habang ito naman, isa ay also an endpoint. So, if we connect those points together, we will get a line. Now, what if we can connect three lines? Malamang, that will create a triangle, and that will create a polygon. So, a polygon is always defined by a closed figure, which means hindi siya bukas. It is enclosed by lines talaga. Let's say if I were to delete this line, mawawala yung triangle kasi hindi nga siya closed figure. It is basically an angle at this point. So ayan, geometry class talaga. Naging geometry na tayo.
So, ito nga pala yung eraser tool natin, no? Maglinis lang tayo, pangit. Ano lang, pangit na nung ginawa natin. Okay. So, sumunod naman ay yung arc tool. So, yan. Iba siya from the circle tool, though. Ang paggawa ng arcs ay maraming ways para gumawa ng arc. Mayroong simpleng arc lang na ganito. Which is, ito yung pinakamadilip sa kanilang lahat. Yung kukunin mo lang yung center ng arc, then yung isang endpoint. You will define the radius of the arc and kung gaano kahaba yung arc. Ito yung pinakamadali sa kanila. This two-point arc is the default yung ginawa nga natin kanina. You will define the diameter of the arc, tapos yung magiging radius na ngayon. Yung three-point arc and then yung pi, medyo mahirap na siya gawin. Pero hindi ko muna siya de-demonstrate ngayon. Now, ito naman, okay, next. Ito is yung rectangle. Rectangle tool, basic na yan. Paggawa ng rectangle. So, automatically, meron na siyang plane. O meron na siyang face. Ang tawag po dito ay face. Pwede po natin burahin yung face. Select natin siya, tapos delete. Pero may iwan yung outline niya. May iwan yung lines na gumawa sa kanya. So, ayan. Rectangle tool. Meron pa tayong circle tool. Ayan, circle. So, paggawa ng circle tool naman ay magsa-start ka from the center. I-define mo ang radius ng circle tool. Tapos, just click and magkakaroon ka na ng circle. Now, I forgot to mention pala, sa bottom right ninyo, aya ang measurements. Measurement na pwede nyo i-input. For example, balik tayo sa line tool. Line, may kita nyo dyan sa bottom right nyo, ay yung length. So, habang ginagalaw ko, nag-iiba, no? Kasi nag-iiba nga talaga yung length niya. Paano kung gusto ko na specific na length ng line? Well, I can just type it. Kumari, 5 meters. Type ko lang. Boom, 5 meter na yan. 5 meter line. Pwede rin sa circle. Define ko yung radius. Paano kung 5? 5 rin. Ayan. As you can see, kung ang radius ay 5, tapos yung line na ito ay 5, eh basically, yung line na ito ay radius na circle. Boom, geometry. Easy. Pwede rin sa rectangle. Sa rectangle, medyo iba naman. Dalawang number ang lumalabas dyan. So, ang una ay yung pag-define ng x-axis. Yan yung red. So, yung unang number na dinedefine niya ay kung gaano siya kahaba in terms of the red line. Kita nyo itong red line. So, for example, gumagalaw siya along the red line. Nag-i-increase yung unang number niya. Yung pangalawang number naman ay para dito sa green line. So, ganun-ganun lang. Para siyang Cartesian plane. Nagka-graphing ka. So, kung gusto natin gumawa ng rectangle that is 4 meters across and 2 meters pataas. So, ganyan siya. This is 4 meters and this is 2 meters. So, ganun yung pag-define ng dimensions ng rectangle. So, ayan na yung basics ng pag-drawing. Now, para sa medyo advanced, kuha tayo ng 5x5. Yung susunod nating tool ay pinaka-useful dito sa SketchUp. Ito yung press-pull tool. So, may kita mo, yan, naging 3D na siya. So, pumasok na dito yung Z-axis, yung blue line. Dito na natin siya i-define. So, if you remember, ang dimensions nga nito is 5x5 meters. So, kung gusto natin ng perfect cube, edi gawin natin siyang 5 meters ulit pataas. This is already a perfect cube. 1:1:1 ratio. Yan. So, nanyan yan. Delete lang natin. Delete lang. Masyado naman ako. Yan. Okay. So, that is the purpose of the press-pull tool. It basically turns a plane or a face of an object and then extrudes it along this axis. Pwede rin dito sa side na to, press-pull natin ito. It will extrude along the y-axis. This will extrude along the x. This will extrude along the z-axis. So, this is the press-pull tool. Now,
now that you know the basics of the tools in SketchUp, let's try na gumawa ng simpleng bahay lang. So let's define a dimension. Let's say a 5 meter house. Gaano ka ano yun? Okay na yung 5 meters. Okay na. So, kunwari, 5. I will select the rectangle tool. Rectangle tool. And start tayo dito sa origin para madali. Now, tingin dito sa baba. Sa bottom right ninyo ulit. Makikita natin yung dimensions. Pwede ko i-input ulit ang 5m. Tapos comma 5m. To define 5 meter by 5 meter rectangle. So, ayan na. Pero medyo boring yung ano, yung bahay na ano lang, na square lang. Gusto ko yung medyo mala ibang shape. So let's again define another shape naman. This time a rectangle na. So gusto ko siya maging kalahati nitong side na ito. Since this is 5 meters, pag ang hinalahati mo yan, this is 2.5 meters. So, I can define first the length or the width muna, yeah, which is 5 meters. Then, separated by a comma, I will define again the depth by 2.5 meters. Yeah. So, as you can see, this is 5 meter and this is 2.5 meters. Ayan. Ngayon, this is, pwede natin i-select ito. So, ito nga pala yung select tool. Dito yung pinaka-default tool. So, you can select anything. This line, this face, or this line. I will select this line na lang and then delete it. Para maging isang buong figure na siya. Para pagdating natin dito sa press pull, isahan na lang siya. Kasi kung nandyan yung line na yan, ang mangyayari, separate mo siyang i-press pull. Ito muna, tapos ito. Eh, para mas madali na yung buhay natin, delete na lang natin itong line na to. Express pull natin siya pataas. So, I can define this by 3. Paganda ba 3? Yeah, mukhang 3 meters. So, 3 meters na lang to. Yeah. So, ito yung main na body ng ating bahay. So, wag muna natin lagyan ng ano, no? Ng bubong. Ay, di. Sige. Lagyan natin ng bubong. Pero, hindi natin lalagyan muna ng pintuan tsaka ng pintana. Now, this is the perfect time para mag-i-discuss naman ang parts ng isang figure dito. So, as you can see, since this is a 3D figure, marami kang parts na pwedeng pag-drawingan. Kunwari, if I get my line tool, then i-hover ko lang siya sa pinakagitna, sa tingin ko pinakagitna. Lalabas dito yung midpoint. Automatic siya yung lalabas. It is represented by a blue circle. And then, pwede rin naman akong pumunta dito sa ibang parts. As you can see, this is a red square. It means that it is connected dito sa isang side na ito. Habang dito naman, isang blue na diamond. Ito naman ay nasa face. Itong plane na ito, plane. Okay? So, dyan siya nagkoconnect. Habang dito naman, a green circle defines an endpoint. An endpoint of a line na gumagawa sa mga figure na ito. So, ayun. Green, pagka green circle endpoint, red na square pagka nasa edge lang, tapos blue na circle pagka midpoint, and then blue na diamond pagka nasa face ng author. Now, gusto natin yung bubong, syempre, maging symmetrical or else matitrigger OCD ko na naman. Now, as you can see, medyo mahihirapan tayo mag-drawing dito kasi una muna, define natin yung isang point in the midpoint. Pero ang susunod na point naman ng line natin ay napunta dito sa face ng isang, sa face ng top of the object natin. So, as you can see, yung line natin nagiging ibang kulay. Nagiging green siya, which means nagiging parallel siya along the y-axis. Pagka nandito naman sa taas, nagiging parallel siya sa blue axis. Kasi blue yung color niya eh. Pagka nandito naman tayo, ano? Mayroon. Pagka nandito tayo sa red, parallel siya along the red axis. So, I will show you paano gumagawa ng bubong dito.
first I will get muna yung midpoint nito, tapos gagawin ko siyang parallel ng W axis. And I will define the length again. As you can see on the bottom right, I will type 1.5 meter. Tapos, ayan na. Ito yung pinakataas ng bubong natin. Then, I will connect the mid endpoint, ano, endpoint, the green circle, to the endpoint nito, part nito. Pati yun yung sabi ng sorry. Ayan. So, ito yung magiging basic shape ulit ng bubong natin. Ngayon, pwede ko na ba i-press pull to? In a sense, pwede mo na siyang i-press pull, pero mahihirapan ka lang. Ulit nga, delete na natin to line na ito para isahang press pull na lang tayo. Yan. Ngayon, merong, since this is 5 meters naman na paganyan, pero hindi ko na kailangan i-type, pwede ko na lang i-hover over dito sa corner na ito para sabihin hanggang dyan ko gusto siyang i-press pull. Yan, kaya click natin dyan, then mapupunta tayo ngayon dito. Alright. So, gawin ulit natin dito sa side na ito. Pero this time, 1 meter na lang siya pataas. So again, triangle tayo, gawa tayong triangle. Tapos, delete natin tong line na to para isang press pull na lang. Tapos, paganyan. So as you can see, kung nag-press pull tayo, pero hanggang dito lang, pangit, hindi naman siya nakakonnect na maayos. So, pwede natin siyang ipasok. Yes, that is allowed here in SketchUp. Objects really don't have proper physics, so pwede silang mag-intersect talaga. So, yan. Ayan yung basic na shape ng ating bahay, no? Pero we can do better than that. Ngayon, medyo magiging architecture class na ito. I will be adding overhangs. Overhangs are nasa parts of the roof na pwede nating nagahang nga siya. It is extruded from the walls. So, ibig sabihin nun, sagad na siya sa walls. Mas mahaba pa siya. And pwede siyang pang cover dito. So, I will extend this. I will extend this. Pero paano natin gagawin? Alangan mo naman mag-ano ako dito, mag-press pull ako, kasi ganyan ko, pangit yan. Press pull ko, ito pangit yan. Press pull ko, pangit talaga yan. Kaya balik tayo dito. I will be creating an overhang again, pero this time, with more detail. Ayun, sasalik ko ulit tong point na ito, pinakatuktok ng ating bubong. And then, I will once again align it sa blue axis, and type 0.1 meters lang siya. Sobrang liit lang. Pati rin dito. Pero I will align this hindi sa blue axis, pero sa red axis. Dapat pa-sideways yung galaw niya. 0.1. Pati rin dito sa kabila, 0.1. Now, I will connect this pa ganyan. Automatic na siyang magiging isang plane. This is already a plane. It's a trapezoid. Trapezoid yan. Pati rin dito. Connect ko siya. Yan. Ayan. Now, ulit, delete natin yung line para madali na yung buhay natin. And then, I will press pull this part. Yeah. So, kung may kita niyo sa mga bahay ngayon, no? Ito na yung mga design ng mga bahay. Merong overhang. Ito na yun. So, I can define the length of the extrusion ng press pull natin. So, as you can see sa bottom right ulit, yung distance natin, i-input ko, which is only half a meter, 0.5 meter. Okay? So, kunin ko naman to. Pero may kita mo, bakit nung kinuha ko to, nung kinuha ko yung press pull, nagkaroon na isang line. That this is because nakatugel yung creating new start phase. Tingin dito sa cursor, tingin dito sa sinircle ko ngayon. Nakalagay dito, control equals toggle creating start phase. Ibig sabihin na nakatugel siya. Magkikreate siya ng bagong shape, which is something na hindi na natin kailangan. So, as you can see, separate siya, magkaiba sila.
paano yun? Well, just press control. Yan. Hindi na siya mag-create ng bagong shape. Okay? So, teka lang. Lagay natin dito ulit sa endpoint na ito. Then, hanggang dyan. Pero, extrude ulit natin siya by 0.5. Yan. So, as you can see, ayan na yan. Yan na yung overhang natin. Kahit nga sa side, eh, kaya nga ako nag-sideways para mayroon rin siya dito sa gilid. Okay? Now, dito naman sa isa pang bubong, ay, wait, sorry. Okay. Dito sa isa pang bubong, gagawin ulit natin. So, 0.1 pataas, 0.1 pa sideways. This time, nasa green axis na siya, hindi na red. 0.1 tapos 0.2. Yan. Tapos, connect ulit natin. Delete yung linya. Delete ko. Sorry. And then, press pull ulit. Sige, press pull muna tayo sa araw. 0.5. Then, kunin ko ito. Ay, patay. Joke lang. Nag-create siya ng bagong face. Ayan. So, nakita nyo kanina nun, nawala pala yung face dito kasi nag-create siya ng bago. So, kung ganun nangyari, ulitin nyo na lang, pero press nyo ulit yung control. Tapos, mananatili dito yung original na face. So, 0.5 tayo. Then, kunin ko ulit to. Yan, nandyan na naman yung line, kaya control. Yan, nawala na yung line. Tapos, extrude lang. Paganyan. Yan, may nakikita na kanyang kababalagan. So, ayos na sana, no? Maganda na yung bahay. Kaso lang ito. Ito talaga nagsira na ito. Itong part na ito. Ano pwede nating gawin tungkol dito? Well, as you can see, kung naalala nyo sa geometry class nyo, everything is defined by a line. Kunwari ito, this is defined by a line. The intersection. Drawingan ko muna ng line para makita nyo kung ano yung sinasabi. The drawing ko, i-outline ko siya para makita nyo yung problema natin dito. Yan. So, maayos na sana, pero mayroong part dito na sumobra. Ito yung galing sa overhang ng bubong natin dito. So, kailangan natin itong tanggalin muna. Paano natin siya tatanggalin? Well, wala mga eraser tool. Ari specifically na erase. Alam, erase natin tong face, erase natin to. Hindi pwede. Hindi pwede. Pero ang pwede natin i-erase ay yung lines. Kasi ito yung mga lines, ito talagang gumagawa ng mga faces na yan. So if we can delete the lines, madi-delete rin yung face. For example, delete ko to. Natanggal siya. Pero yan lang yung natanggal. Intact pa yung ibang parts. Tanggalin ko to, tanggalin ko to. Tanggalin ko to. Nawala na yung face na to. Nawala yung plane na yan. Ito rin. Tanggalin ko to. Nawala na siya. Diba? Okay. Dito linis lang tayo. Tanggalin ko to. Pwede ko rin tanggalin to. Diba? So, ulitin ko ulit. Everything is defined by a line. So, kung yan nga. So, muna natin mag press pull. Press pull ko to. Ganyan. Press pull ko to. Ganyan. Kung tinanggal ko tong line na ito. Ay. Tatanggalin ko to. Yan. Here. Ah, nag-extrude siya. Okay. Joke. Kasi nakakonnect siya dito. Okay. Gets. Kung hatiin ko to, pwede ko na siya mabigit. Yun. So, nakalimutan ko rin. Kailangan ng line dito. Para madelete pala yan. So, yun nga yung sinasabi ko, everything is defined by lines. So, kailangan maging maingit ka talaga sa lines dito.
kumare, if I were to extrude this, mag-extrude siya ng ganyan. Pero kung hahatiin ko siya using this line, pwede ka siyang extrude na parang ito. Itong part na ito. Kasi, hinati siya gamit yung line na ito. Nandirinawin natin talaga. So, everything talaga is defined by a line. So, yun, delete-delete na lang. Linis-linis. And, yan. So, this concludes na our first tutorial regarding SketchUp. So, sa next natin, hopefully, magawa na natin yung pintuan tsaka mga bintana ng bahay natin. So, that's all for today. Bye-bye!